Kasunod ng rekomendasyon mula sa Commission on Higher Education, pinayagan ni Pangulong Duterte na dagdagan ang mga kurso na maaaring mag-limited face-to-face classes. At kabilang po dyan ang engineering and technology programs at hotel and restaurant management. Pwede na rin po ang kursong tourism o travel management, marine engineering at marine transportation. Nauna ng pinayagang mag-face-to-face ang mga kursong allied health sciences at medicine. Okay na rin, basta mag-ingat lang parate, di ba? Parang yung mga napiling bagong kurso, hindi naman, alam mo yun, yung maramihan. Nasa relyebo na rin yung schedule yan. At syempre, mga expertise yun, di kailangan matigil. Oo, pag-iingat na lang. Ano naman kaya ang boses ng masa, Ivan? Uy, paborang karamihan sa mga kapuso natin sa desisyon na yan, Igan Connie. Unahin natin si Janice Corsilles. Okay naman ang limited face-to-face classes, basta susunod sa mga health protocol. Mas kailangan daw kasi ng face-to-face sa komunikasyon sa mga kurso sa kolehiyo. Approved din ang face-to-face classes ng kolehiyo kay Teresa Daliba. Ang kanya mungkahi, dapat magkaroon ng schedule ang bawat college department para maiwasan ang mga super spreader event. Fully vaccinated na rin daw sana ang mga papasok. Sabi naman ni Nancy Season, depende pa rin siguro sa lugar. Kung wala naman daw masyadong COVID cases, ay maaaring na siguro mag-face-to-face. Baka raw wala nang matutunan ng mga estudyante kung hihintayin pang mag-zero COVID cases. Sang-ayon din si Zaira Nugid sa face-to-face classes pati na rin sa mga nasa high school dahil pahirapan daw ang signal sa online classes. Pero wag daw muna sa mga nasa elementary dahil hindi pa sila bakunado. Hindi naman pabor si Rachel Hinko hanggat hindi pa COVID-free ang bansa. Hindi niya raw ilalagay sa alanganin ng anak niya para sa isang anyay trial. 12,805 mga bagong kaso ng COVID-19 na naitala sa bansa. Pinakamababa na po yan sa nakalipas ng mahigit isang buwan. Ayon sa Department of Health, isang laboratorio lang ang hindi nakapagsumite ng kanilang datos. 130,339 ang kabuang bilang ng mga aktibong kaso. 12,236 naman ang mga bagong gumaling. Pinakamababa yan sa nakalipas na limang araw. Ang bilang naman ng mga nasawi, nadagdagan po ng 186. Sa kabuuan, 38,164 na ang COVID deaths o katumbas ng 1.51% ng kabuuang bilang ng tinamaan ng virus. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.